kalagitnaan ng gabi sa England, tatlong aktivista ng animal rights ang pumasok sa Cambridge Primate Research Center, kung saan ang mga chimpanzee ay pinag-eeksperimentuhan gamit ang video ng mga galit na tao, karahasan, at pagkasira. Habang nagsisimulang kumuha ng litrato ang mga aktivista, nakita sila ng isang scientist at nagmamadaling tumawag ng security. Napigilan siya ng grupo sa tamang oras at hinuli ito, kaya nakiusap ang scientist na huwag gumawa ng anuman dahil ang mga chimp ay infected ng lubhang nakakahawa at napakadelikadong virus na tinatawag na RAGE. Gayunpaman, hindi siya sineryoso ng mga aktivista at pinakawalan ang isa sa mga chimp, na agad na umatake at galit na kinagat ang isang babae bago ito pinatay ng isa sa grupo. Habang ang iba pang mga chimp ay nababaliw sa kanilang mga kulungan, ang babae ay nagsimulang magsuka ng dugo sa sahig. Sinabi ng scientist na dapat nila siyang patayin, ngunit huli na, nag-transform siya sa zombie at inatake ang lahat ng tao sa silid. Makalipas ang 28 araw, nagising si Jim mula sa coma sa hindi mataong ospital. Umalis siya sa silid at gumala, naghanap ng mga tao, ngunit wala siyang nakita kahit isang tao, at puro kaguluhan sa lahat ng dako. Pagkatapos kumuha ng inumin mula sa vending machine, umalis siya sa gusali upang siyasatin ang London, na natagpuan ang lungsod sa parehong kalagayan, walang tao, ngunit maraming pagkasira. Nang makakita siya ng pahayagan, nalaman niya na ang Britain ay dumaan sa malawakang paglikas sa bansa, at sa malaking bulletin board, nakita niya sa karatula ang libu-libong nawawalang mga tao. Sa kalaunan, pumasok si Jim sa simbahan, kung saan nakahanap siya ng mga katakot-takot na mensahe sa mga dingding. Pagdating niya sa main room, laking gulat niya nang makitang puno ito ng mga bulok na katawan. Nag-hello siya at biglang gumalaw ang ilang tao, nakatingin sa kanya na blanco ang mga mukha. Sa sandaling iyon ay lumabas ang pari, ngunit siya ay zombie at sinubukang salakayin si Jim, at agad niya itong hinampas ng dalang bag na puno ng mga lata. Ang pari ay hindi natinag at sinubukan siyang habulin, kaya tumakas si Jim. Ang iba pang mga zombie ay umalis din sa simbahan at nagsimulang habulin si Jim, na tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya hanggang sa narating niya ang gasolinahan. Doon, ang mga survivor na sina Mark at Selena ay nagsimulang maghagis ng mga bomba na gawa sa bote na nilagyan ng gas upang sunugin ang mga zombie, at sa sandaling ligtas na si Jim kasama nila, naghagis sila ng bomba sa gasolinahan upang pasabugin ito. Pagkatapos, dinala ng dalawa si Jim sa kanilang hideout, na inabandonang shop sa London Underground. Nang sabihin ni Jim sa kanila na siya ay nakoma dahil sa aksidente sa sasakyan, ipinaliwanag ni Selena na isang nakakahawang virus ang nakatakas mula sa research center at mabilis na kumalat, ginawang zombie ang mga tao at sinira ang lipunan ng British. Karamihan sa populasyon ay patay na, o nahawaan na, ang hukbo ay natalo, at ang gobyerno ay wala na. Gusto ni Jim na pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang upang tingnan sila at hindi pinansin ang babala ni Selena na malamang ay patay na sila, kaya pumayag sila ni Mark na sumama sa kanya para sa kaligtasan. Sa umaga, maingat na tinahak ng tatlo ang bakanting lugar sa London at ligtas na nakarating sa dating tahanan ni Jim, kung saan natuklasan ng nanlulumong si Jim na ang mga magulang niya ay nagpakamatay upang maiwasan na maging zombie. Nag-iwan din sila ng sulat para sa kanya na nagsasabing huwag kang gumising. Habang umiiyak si Jim, sinabi sa kanya ni Selena at Mark na dapat niyang ipagpasalamat na namatay ng mapayapa ang kanyang pamilya, dahil naranasan nilang panuurin ang sarili nilang pamilya na maging mga halimaw. Nagpalipas sila ng gabi sa bahay na iyon ngunit hindi makatulog si Jim at nagpas siyang manood ng mga lumang video ng pamilya. Dahil sa ilaw ay natunto ng mga zombie ang kanyang lokasyon at biglang may tumalon na dalawang zombie sa bintana para salakayin siya. Habang nagpupumigla si Jim upang ipagtanggol ang sarili, sumigaw siya at nakuha ang atensyon ni na Mark at Selena, na agad na kumilos, mahusay at brutal na pinatay ang dalawang nilalang. Pagkatapos ay sinigurado ni Selena na hindi nakagat si Jim at wala kahit isang patak ng dugo sa kanyang bibig. Sa kasamaang palad, nasugatan si Mark, na ang sugat sa braso ay natatakpan ng dugo ng zombie. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Selena si Mark gamit ang itak bago sinabing dapat silang umalis dahil mas maraming zombie ang darating. Pagkatapos maghugas, magpalit ng damit, at kunin ang lahat ng mga supply na makikita nila sa bahay, umalis sina Jim at Selena sa lugar, at pinaalalahanan ni Selena si Jim na kapag may nahawaan ay dapat patayin kaagad, hindi mahalaga kung ito ay kamag-anak o kaibigan. Nang maglaon, nakakita sila ng mga kumikislap na ilaw na nagmumula sa apartment sa malapit at pumunta doon upang mag-imbestiga.
Ang gusali ay nasa malungkot na estado at ang lobby ay puno ng mga pushcart, kaya inakyat nila ito upang marating ang hagdan. Mayroong ilang mga palapag na aakyatin, at nang huminto sila para magpahinga, nakarinig sila ng ingay mula sa mga zombie na pumasok sa gusali. Tumalon sila sa mga pushcart para umakyat sa hagdan, kaya nagsimulang umakyat ng mas mabilis sina Jim at Selena habang sinusundan sila ng mga zombie. Matapos umakyat ng ilang palapag, natigilan sila nang makita nilang may nakaharang sa daan, isang lalaking nakasuot ng protective gear na nagbigay sa kanila ng numero at lokasyon ng kanyang apartment. Nagpaiwan ang lalaki upang labanan ang mga zombie, pinigilan sila gamit ang kalasag habang binugbog niya sila gamit ang pamalo. Nakarating ang dalawa sa apartment, ngunit hindi binubuksan ng batang babae sa loob ang pinto hanggang sa ligtas na nakabalik ang lalaki. Nang ang lahat ay nasa loob, ipinakilala ni Frank at ng kanyang anak na si Hannah ang kanilang mga sarili na nagbigay ng mainit na pagtanggap sa dalawa. Ito ang apartment na may ilaw, at natutuwa si Frank dahil sa wakas, ang signal niya ay nakapagpadala ng ilang tao. Kinabukasan, ipinakita ni Frank kay Jim ang lahat ng mga balde na mayroon siya sa bubong, na nagpaliwanag na matagal nang hindi umuulan. Ang mga mapagkukunan ay nagiging mas kakaunti araw-araw at dahil dito, hindi na sila makakatagal sa apartment na ito. Pagkatapos ay ipinakita ni Frank kina Jim at Selena ang paulit-ulit na broadcast ng militar sa radyo, na nagsasabing ang mga sundalo ay nag-aalok ng proteksyon sa iba pang mga nakaligtas sa labas ng Manchester at nangangako ng sagot para sa impeksyon. Gusto ni Frank na maglakbay doon ngunit si Selena ay may pag-aalinlangan, na nagsabing ito ay malamang nabitag o lumang recording na hindi naman totoo. Nagsalita si Hannah ng Taos pusong pananalita at kinumbinsi ang lahat na mas mabuti ng subukan. Pagkatapos ay sumakay ang grupo sa taxi ni Frank para maglakbay patungong Manchester, dala ang lahat ng mga supply na maaari nilang dalhin. Habang naglalakbay sila sa London, nakita nila ang lahat ng pagkasira at mga katawan sa mga lansangan. Nang subukan nilang dumaan sa tunnel, ang daan ay nahaharangan ng mga katawan at mga nagbangga ang sasakyan, ngunit nagpa siya si Frank na dumaan na lang dito at itulak ang mga harang palayo. Nagawa nilang tumawid, gayunpaman ang kotse ay nahirapan sa proseso dahilan upang ma-flat ang gulong. Nang lumabas ang grupo para magpalit ng gulong, nakarinig sila ng kakaibang tunog at biglang nakakita ng daan-daang daga na tumatakbo palapit sa kanila, kaya napagtanto nilang paparating na ang mga zombie. Wala silang oras upang gumamit ng mga karagdagang kagamitan, kaya ang mga nakatatanda ay nagtulungan upang itaas ang kotse habang pinapalitan ni Hannah ang gulong. Nakita nila ang mga anino ng mga zombie na papalapit at maya-maya ay tumatala na sila sa mga nag-crash na sasakyan, ngunit natapos ng grupo ang pagpapalit ng gulong sa tamang oras at nagawa nilang tumakas. Pagkatapos, patuloy silang nagmaneho ng ilang oras at nang makarating sila sa kanayunan, huminto sila sa Burger Shack para kumuha ng gas mula sa inabandonang truck. Nagtataka, nagpa siya si Jim na pumasok sa gusali at nakahanap ng patay na pamilya. Bigla siyang inatake ng zombie na bata, at wala siyang choice kundi patayin ito para mabuhay siya. Pagkatapos ay patuloy silang naglakbay sa kanayunan, na mukhang maganda pa rin. Nang huminto sila para sa hapunan, pinanood nila ang mga kabayo na tumatakbo na walang pakialam sa mundo. Inamin ni Selena na ito ay mas maganda kaysa sa inaasahan niya, at hinalikan pa si Jim sa pisngi. Nang gabing iyon, ang grupo ay nanatili sa lumang kastilyo. Hindi makatulog sina Hannah at Jim at ginising si Selena para tanungin siya kung paano niya ito ginagawa, kaya ibinahagi ni Selena ang iniinom na gamot sa kanila. Sa umaga, nagising si Jim at nalaman niyang nag-iisa siya, kaya nagsimula siyang magpanik. Gayunpaman, ginising siya ni Frank na nagsabing ito ay panaginip lamang. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang paglalakbay at nakita sa di kalayuan na ang Manchester ay nasusunog. Sa kalaunan, nahanap nila ang blockade na binanggit mula sa mensahe, may mga truck at kagamitan ng militar, ngunit walang laman ang lahat. Naisip ni Selena na dapat silang umalis, ngunit tumanggi si Frank na tanggapin ang kabiguan at patuloy na hinanap ang lugar. Nang makarinig siya ng uwak sa malapit, galit na sinipa niya ang pader na kinalalagyan nito para umalis ito. Ang uwak ay kumakain ng zombie at nang gumalaw ito, naging sanhi ito ng pagpatak ng dugo nito sa mata ni Frank. Alam kung ano ang susunod na mangyayari, sinabi niya kay Hannah na mahal niya siya at hiniling na layuan siya nito. Sinubukan pa rin ni Hannah na lapitan siya, at habang nagre-react ang virus, itinulak ng galit na si Frank ang kanyang anak.
Pagkatapos ay umatras siya habang nagsisimula siyang magbago, kaya sinabihan ni Selena si Jim na patayin siya habang hawak niya si Hannah. Ayaw ni Jim na saktan ang kaibigan at hindi makagalaw, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas sila nang bigla ang pagdating ng ilang mga sundalo na bumaril kay Frank sa ilang segundo. Pagkatapos, dinala ng mga sundalo sina Jim, Selena, at Hannah sa ligtas na mansyon sa Kakahuyan kung saan ang ilang nakaligtas na sundalo ay nagtayo ng bagong base na nagpapatibay sa lugar laban sa mga zombie. Tinanggap sila ng pinuno na si Major West at nag-alok sa kanila ng pagkain at shower. Matapos makapagpahinga, naiwan si Hannah na natutulog at si Selena ay nagkaroon ng breakdown sa harap ni Jim. Sinubukan niyang aliwin siya sa pamamagitan ng halik at sa una ay humalik din si Selena, ngunit nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari ay umalis siya sa silid. Pagkatapos ay pumunta si Jim kay Major West upang magtanong tungkol sa sagot sa impeksyon tulad ng nabanggit sa mensahe sa radyo. Lumalabas na wala silang lunas, at itinuturing ni West na ang sagot sa impeksyon ay ang lahat ng mga karagdagang plano sa seguridad na inilagay nila sa paligid ng bahay at ang mga supply sa kusina. Inihayag din ni West na hinuli niya ang isang sundalong zombie na nakakulong sa courtyard ng mansyon para sa pag-aaral. Iniisip ni Jim na ito ay brutal, ngunit sinabi ni West na gusto niyang matutunan kung ano ang kinakailangan upang mamatay sa gutom ang mga zombie na maaaring ang tunay na sagot na kailangan nila. Sa gabi, ang grupo ni Jim ay naghapunan kasama ang mga sundalo at medyo kinilabutan sila sa kanilang malupit na pag-uugali. Isinuot ni West ang kanyang uniforme at ininsulto ang lalaking naghanda ng hapunan dahil sa pagkakamali, iniisip din niyang si Hannah ay maaaring pumalit sa mga tungkulin sa kusina. Biglang tumunog ang alarm, kaya lahat ng mga sundalo ay tumakbo palabas upang ipagtanggol ang mansyon mula sa mga paparating na zombie. Ang mga sundalo ay mabilis na nakarating sa nakatalagang posisyon at nagpaputok, at pumatay ng 12-12 mga zombie at lumikha ng ilang malalaking pagsabog gamit ang mga sandata na pumatay sa kanilang mga kaaway sa loob lamang ng ilang minuto nang hindi pinagpapawisan. Nang bumalik ang mga sundalo sa loob, sinubukan ni Mitchell na pagsamantalahan si Selena, kaya sinubukan siyang itulak ni Jim palayo. Dahil sa kanyang pagsasanay, madali siyang nadaig ni Mitchell at kinailangan siyang hampasin ni Sergeant Farrell para mapahinto siya. Sa sandaling iyon ay dumating si West at sinabihan ang lahat na linisin ang mga katawan, pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Jim ng pribado. Ipinaliwanag ni West na ilang araw na ang nakalipas, natagpuan niya ang isang sundalo na nagngangalang Jones na malapit ng magpakamatay dahil walang hinaharap. Upang maibalik ang pag-asa, ipinangako ni West sa mga tauhan niya na dadalhin niya rito ang mga kababaihan upang magparami muli pagkatapos mamatay sa gutom ang mga zombie, kaya ipinadala niya ang mensahe sa radyo. Sa takot, si Jim ay nagmamadaling pinuntahan si Hannah at Selena at sinubukang umalis, ngunit agad silang pinatumba at nahuli ng mga sundalo. Sinubukan ni Farrell na ipagtanggol sila dahil hindi rin siya sumasang-ayon sa plano ni West para lamang mahuli rin. Sina Jim at Farrell ay magkasamang nakakulong at binanggit ni Farrell na ang impeksyon ay hindi maaaring tumawid sa mga dagat, kaya malamang na ang iba pang bahagi ng mundo ay maayos at sila ay naka-quarantine lamang sa Britain upang mapanatili ang impeksyon sa isla. Nang marinig ito, nagbigay ito ng pag-asa kay Jim. Sa umaga, dinala ni na Mitchell at Jones ang mga bilanggo sa kagubatan upang patayin sila sa tabi ng tumpok ng mga katawan. Sanigawan sila ni Farrell para sa pagtalikod sa sarili nilang sarhento at nagkaroon ng pagtatalo. Gusto silang barilin ni Jones para maging mabilis, ngunit gusto ni Mitchell na saksakin sila at i-enjoy ito. Si Jones na desperado ay bumaril pa rin, pinatay si Farrell ngunit natamaan din si Mitchell sa braso. Habang si Mitchell ay tumalon kay Jones para sigawan siya, ginamit ni Jim ang pagkakataong makatakas. Sa sandaling napansin ito ng mga sundalo, hinanap nila siya, ngunit lumalabas na si Jim ay nagpanggap bilang isa sa mga tumpok ng katawan. Pagkatapos ay nakatakas si Jim sa pamamagitan ng pagtalon sa dingding at naiwan ang kanyang kamiseta. Nakita ito ng mga sundalo at nagpasyang pabayaan siya, iniisip na hindi siya makakaligtas dahil sa mga zombie na gumagala sa kabila ng mga pader. Habang tumatakas si Jim sa Kakahuyan, bigla siyang natapilok at natumba, dahilan para tumingala siya. Nagulat siya nang makita ang isang jet na lumilipad, ibig sabihin ay tama ang teorya ni Farrell, na ang natitirang bahagi ng mundo ay maayos. Sa mansyon, nais ng mga sundalo na pasuutin sina Selena at Hannah ng magagandang damit upang ihanda sila para sa gabi ng pagpaparami.
sinubukan ni Selena na lumaban sa kanila ngunit hindi nagtagumpay, kaya binago niya ang kanyang taktika at hinalikan ng isang sundalo. Nang-aakit habang hinihiling niya sa sundalo na bigyan sila ng privacy upang makapagpalit ng damit. Pumayag ang mga sundalo at pagkalabas nila ng silid, binigyan ni Selena si Hannah ng ilan sa kanyang gamot para hindi gaanong maging traumatic ang karanasan para sa kanya. Narinig ito ng sundalo at nagmamadaling bumalik sa loob, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, narinig nilang tumunog muli ang alarma. Si Jim pala ay nasa blockade at sinadya ang alarma. Maya-maya ay dumating si West at isa pang sundalo at nagsimulang maghanap sa lugar, kaya maingat na sumilip si Jim at tinambangan ang sundalo para itumba siya. Nang mapagtanto ni West na nawawala ang kasama, lumingali nga siya sa paligid at nakitang patay na ito sa kanyang jeep, kaya nagpaputok siya kung saan-saan. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis sa jeep ngunit ito ay naka-disable, at sa sandaling iyon, isang zombie ang tumalon sa ibabaw ng sasakyan. Agad itong binaril ni West bago lumabas ng jeep para patayin din ang lahat ng iba pang mga zombie. Nang matapos siya, tumakbo siya pabalik sa mansyon. Samantala, bumalik din si Jim sa mansyon, at gamit ang armas na ninakaw niya mula sa jeep, pinalaya niya ang nakakadenang zombie, na agad na tumalon sa bintana upang salakayin ang mga sundalong nagbabantay sa mga babae. Habang ginagamit ni Selena ang pagkakataon na kaladkarin si Hannah palayo, ang zombie ay sumuka ng dugo sa sundalo at pagkatapos ay nagsimulang habulin si Jones. Ang unang sundalo ay naging zombie na rin. Sinubukan ni Selena at Hannah na lumabas ng bahay, ngunit hinarang sila ni Mitchell. Biglang tumakbo si Jones kasama ang zombie sa likod niya, kaya nagpadala si Mitchell ng isang sundalo para harapin sila habang binabantayan ang mga babae. Nagawang makapagtago ni Jones sa kusina at nang malapit na sa kanya ang mga zombie, ang kaibigan ni Mitchell ay dumating para barilin siya, bigla siyang sinunggaban ng iba pang zombie at naging infected din siya. Masayang pinagmamasdan ni Jim ang lahat ng ito sa bintana, at sa loob ng aparador, umiiyak si Jones dahil wala siyang magawa. Pagkaalis ng mga zombie, sinubukang tumakas ni Jones, gayunpaman, nahanap siya ni Jim at pinatay siya kaagad. Pagkatapos, pumasok si Jim sa lihim na pinto upang magtago mula sa mga zombie, na sa halip ay umakyat sa hagdan. Sa itaas na palapag, si Hannah ay nagawa niyang makatakbo palayo kay Mitchell at pumasok sa silid, kung saan natagpuan niya ang larawan ng kanyang ama kasama ng kanyang mga gamit. Nang makarinig siya ng zombie na paparating, nagtago siya sa likod ng salamin sa tamang oras. Ang zombie ay nalilito sa sariling reflection at umalis. Bumalik kay Jim, tumakbo siya sa paligid ng mansyon upang hanapin ang mga babae at pumasok sa silid kung saan natagpuan niya ang sundalo na nagtatago dahil wala na siyang bala. Hindi pinansin ni Jim ang kanyang pagmamakaawa para sa tulong at tumalon sa bintana, iniwan ang sundalo na kinakain ng mga zombie. Sa pamamagitan ng pagtakbo sa bubong, nakita ni Jim ang silid kung saan sasamantalahin ni Mitchell si Selena at pumasok sa bintana. Agad na kinuha ni Mitchell si Selena bilang hostage, ngunit si Jim ay tumalon pa rin sa kanya kaya nabitawan niya si Selena bago siya inatake na galit na galit. Hindi masyadong nahirapan si Mitchell hanggang sa iuntog ni Jim ang kanyang ulo sa dingding at pagkatapos ay itinapon siya sa sahig upang durugin ang kanyang mga mata. Sa takot sa karahasang ito, hinawakan ni Selena ang itak at halos patayin si Jim sa pag-aakalang isa na rin siyang zombie, ngunit ang kanyang pag-aalinlangan ay nagpahintulot kay Jim na patunayan na siya ay maayos, at silang dalawa ay naghalikan. Biglang hinampas ni Hannah si Jim ng plorera, iniisip din na nahawaan siya. Sa kabutihang palad ay maayos si Jim at ang tatlo ay agad na tumakbo palabas ng gusali, ngunit nang lumapit sila sa taxi ni Frank, nakita nila si West sa loob. Sinabing gusto niyang maghiganti para sa kanyang mga tauhan, binaril ni West si Jim, kaya mabilis na pinaandar ni Hannah ang taxi pabalik sa gusali. Sinira ng nakakadenang zombie ang likod na bintana at kinaladkad si West palabas para makaganti, at agad na kinuha ni Hannah sina Jim at Selena palabas habang pinapatay ng zombie si West. Nakalak ang mga gate na nakapaligid sa mansyon, ngunit binanggalang ito ni Hannah. Ang mga sumunod na pangyayari ay biglang naging malabo sa mga alaala ni Jim, ngunit naaalala niya na binigyan siya ni Selena ng CPR sa ospital at nagmamakaawa sa kanya na mabuhay. Makalipas ang 28 araw, ipinakita na ang tatlo ay nakatira sa cottage sa Kanayunan. Si Selena ay nagsusumikap sa pagtahi ng maraming tela at nang makarinig sila ng eroplanong lumipad, ang tatlo ay nagmamadaling lumabas na dala ang tela, na nagpapakita na siya ay gumawa ng mga higanteng letra na binabaybay ang salitang hello. Nakita ito ng eroplano at bumalik upang iligtas sila.
Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.